Wonderful morning. Say hi naman. Thumbs up naman dyan. Hi, hi, hi. Thumbs up naman. Good morning. Naririnig niyo na po ba ako? Naririnig niyo po ako? Parang hindi kayo gumagalaw sa camera. Anong itsura ko? Ba't ang... Okay, good morning. Good morning po sa ating lahat dyan. Nag-thumbs up na. Now, shout out, Pastor Albert. See you tomorrow. Okay, wonderful morning sa ating lahat. Yan. Welcome sa ating Zoom to Success. Are you excited to learn the 10 reason why health wealth? No? Bakit health wealth ang ating pipiliin? At dun sa mga bago, sa mga first timer, bakit health wealth po ang inyong gagawin na pwedeng maging main source of income at pwede rin pong maging extra income? No po? At alam niyo po, sa panahon natin ngayon, kailangan natin ng ating produkto, ang ating green barley product. At kailangan din po natin ng other source of income. Kasi lalong-lalo na po ngayon na maraming kumpanya ang nagsasara, maraming nagtatanggalan ng empleyado, at bumabawi pa lang po ang ating ekonomiya. At nakakatakot po lumabas, no? Lumabas sa ngayon kasi po dahil sa banta ng COVID. At yun po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Wonderful morning sa ating mga viewers ngayon, sa mga first-timer. Lahat ng first-timer dyan, yung may asterisk. No, thumbs up naman kayo. Paki-pindot nyo yung reaction button para makilala ko po kayo kung kayo ay first-timer. No po. At magandang umaga po. Andito naman po tayo muli. Namiss ko po kayo. At gusto ko po na maging mabunga ang ating pag-uusap ngayong araw na ito. At I hope na makakuha kayo ng panibagong idea, magamit niyo po ito sa grupo niyo, at magamit niyo po ito sa pagpupromote niyo ng green barley, sa pagpupromote niyo ng health wealth, ng ating business opportunity. At para po, ang objective natin ngayong araw na to, para po yung inyong belief level na po bilang isang dealer, di ba? Sabi nga natin, belief level sa product, okay na. Grabe po, ang gaganda ng mga testimonies. Grabe talaga, belief level sa ating company. Ito, ginagawa ng paraan, lahat ng bagay para matulungan tayo. Okay ba? Thumbs up. Na-appreciate nyo ba yun? Pasalamat tayo. Palakpak naman tayo sa health wealth. No po? Palakpak tayo sa health wealth kasi po, ginagawa ng health wealth lahat ng bagay para po magtuloy-tuloy ang ating negosyo kahit nasa bahay lang po tayo. At katunayan, tataas lalo ang belief level ninyong lahat, nating lahat, kasi sa Saturday, again, magre-report sa atin, o magkakaroon tayo ng anniversary celebration via FB Live. Gawin po natin itong trending kasi po mag-invite po tayo, i-maximize po natin ang opportunity para po marinig, makilala, no? At tayo po personally, tumaas yung belief natin sa company kasi magsasalita ang may-ari, mag-a-announce po ng mga panibagong mangyayari sa ating company, enhancement, no, product launching, at mai-inspire tayo sa mga magiging top earner awardee. Mag-challenge po tayo at marami pong magagandang bagay na mangyayari sa Saturday po, no po? Kaya po, abangan po natin yon, i-promote po natin yung ating anniversary. At doon naman po sa ating pandemic, no, na issue, no? Still practice po yung tinatawag na ating protocol, no? Maghugas ng kamay frequently, no po? Mag-alcohol po tayo, magsuot ng face mask, mag-face shield kung kinakailangan. Kung hindi rin naman po lalabas, no? O walang kailangan sa labas, huwag na hong lumabas, no? Lumabas lang pag may delivery. Okay, online, tapos labas pag may delivery. Okay, at ngayon po ang pag-uusapan natin, it's all about why health wealth, okay? Why choose health wealth? Why choose network marketing, no po? Why MLM? Na po ang inyong lingkod, magpapakilala po sa inyong harapan, no? Yan po, nasa slide. Sa mga hindi pa po nakakakilala, my name is Jonathan Balyas. Ako po ay former account executive, no po. Nag-work din po ako as insurance agent, no, sa isang insurance company, number one insurance company in the Philippines. Naging
Trainer din po tayo, Training the Trainers Program. Nakagraduate po tayo dyan. At tayo po ay nakagraduate ng Major in Management, no? BSBA, ang ating pinag-aralan. No po? At sa biyaya ng Panginoon, nakilala ko po o na-encounter ko po ang Healthwell 2008 of June. No po? At tinrabaho, ginamit ang produkto. At ngayon po, isa po tayo sa One Core Leader. At nagpapasalamat tayo sa tiwala ng company, ni Sir Joey, saka ni Ma'am Vicky. At official company speaker po tayo. Kaya nasa inyo po akong harapan. Pero na-miss ko po kayo. Matagal-tagal po tayong hindi nagkita. Na-miss niyo po ba ako? Yung mga nakamiss naman dyan, mag-thumbs up naman. Hi, Ate Elena. Kamusta ka? Hi, Henry Brillo. Hi, Melanie ng Chaong Quezon. Na po, at ang aking mother ay nanonood, no? At hi Beverly, no, ng Fighter, no po. Hi Homer. Hello, shout out sa inyo. Hi Nanay Merlinda ng Bacolod, no po. Hi Jonathan, ito si Jonathan ng aking tokayo. Alam ko magiging next millionaire din 'to, eh, no? Basta mga Jonathan, gwapo at masisipag, no po. Hi kaya Pasita ng Achievers, no? Kay Kuya na to, kay Kuya Francis na po, ng Power Group, Josie Sabina, may bago tayo, no? Si May Ilagas ng Power, napakarami po. Kamusta po kayong lahat, no? Mamaya, unti-unti ko kayo ba, hindi ko kayo lahat mababati kasi napakarami nyo. Pero po, sisikapin ko po na mabati ang bawat isa. Online, Dahlia, no po, hi Dahlia, no po, kamusta kayo? At yan, no po. Ngayon, ang inyong lingkod po ay biniyayaan din po na kahit pa paano na-recognize tayo ang ating contribution sa industriya at sa company. Almost 12 years na po ako nag-endorse ng Green Barley at nagpo-promote ng ating business opportunity all over the Philippines. Na po, nakarating tayo sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at tayo pa isa sa mga network builder ng ating company. Na po, at nakakatawa po kasi talagang dito na po nabago ang buhay namin sa Healthwell at binigyan po tayo ng opportunity na magkaroon ng maraming kaibigan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at nagpapasalamat po ako bakit ko po nakita ang ganitong klase ng negosyo. At yun po ang i-share ko sa inyo. Gusto niyo po ba yun? Gusto kong i-share sa inyo. Gusto niyo bang i-share ko sa inyo why choose Healthwell? Why network marketing? Kasi kung na-establish na natin yung belief level natin sa product, kung na-establish na natin yung belief level natin sa marketing plan, ang daming mga kumikita, testimony, ang dami natin nakikita, ang daming nabago ang buhay, kung na-establish na natin ang belief level natin sa company, okay? Kung na-establish na natin ang belief level natin sa mga kagrupo natin, kung may na-establish mo na ang belief mo sa sarili mo, na gagawin mo to, no? Tatrabawin mo to, at ito ang magpapayaman sa'yo, ngayon namang araw na to, i-establish natin ang belief level mo, bakit Healthwell? Bakit network marketing? Ang dami namang negosyo dyan, no? Pwede ka namang mag-franchising. Tanong, may million ka ba? Pwede ka namang mag-artista. Tanong, qualified ka ba? Pwede ka namang pumasok sa politiko. Tanong, kilala ba ang pangalan mo? Ang dami mong pwedeng pasukan para magkaroon ka ng magandang buhay. Tinuturo yan ni Coach Lobby. By the way, shout out kay Coach Lobby sa lahat ng aking mga kapwa speaker. Shout out sa inyong lahat. Shout out sa mga bagong speaker, yung lineup ng speaker. No, kamusta po kayo mga ka-big wigs, no? Aking mentor si Kuya Mel, si Ma'am Jo, no? And alam ko magkakasama kami dito mamaya ang aking mentor, coach in life namin na aking asawa, na talagang napaka-supportive, no? Kamusta po, Ma'am? Ingat po kayo. At si Kuya Warren Torres, ang isa sa mga tumulong sa amin noong nagsisimula kami. Napo, kamusta po kayo? At si Kuya Francis Tavizan, ang ating malapit na ang paparating, no? Ang magiging bagong Hall of Famer natin. Top network builder natin si Kuya Francis. Tapos si Jeff Erpacio, ang aking co-bigus. Ang masisipag na mga millennial, no po, si Eman at si Vince, na isang taon lang po ang palugit namin. Sa totoo lang. At si Kuya Mark, no, napakasipag talaga, okay? So, what is MLM? Ano ba yung industriya na meron po tayo? Why MLM? Why choose Healthwell, no? Bago 'yan, i-define muna natin ano ba yung meaning ng
network marketing. Okay, ito po ay naituro po sa atin ng ating alam ko ito po yung isa sa mga magandang definition kung ano ba yung network marketing. Para pag tinanong kayo, ano ba yung ginagawa mo? Ano ba yung network na yan? Ano ba yung network, ano ba yung MLM na yan? Multi-level marketing. Anyway, ito po, nasa slides. It is a direct selling method in which independent agent serve as dealer. Tayo po yun, mga dealer. Of goods and services, may goods tayo. May ginagawa tayong pagsiservisyo, yung pagtulong, pag-build ng network. And encouraged to build and manage its own sales force by sponsoring and teaching other agents. Guys, mga kapartner, no? Pansinin nyo, may dalawang word doon, build and manage. Pag hindi mo ginagawa yung build and manage ng sales force, hindi ka nagne-network marketing. Pag puro ka lang benta ng produkto, nagde-direct selling ka lang po, okay? At kung hindi ka rin po nagbubuo ng grupo at hindi ka nag-i-sponsor, nagpaparami ng dealer under your organization at hindi ka nagtuturo, okay, you miss the opportunity sa network marketing. Yun po yung reason bakit po meron tayong mga tinatawag na group, no? Or meron tayong tinatawag na organization. Kasi you need to manage, you need to build that organization. Yun po ang MLM. Po yun ang network marketing. Okay. Naintindihan na? Pag tinanong kayo, what is network marketing? It is a direct selling method in which independent distributor, no, or independent agent serve as dealer of goods and services, no, and services and encouraged to build and manage its own sales force by sponsoring and teaching other agents. Yan po ay sabi ayon sa Business Dictionary. Alam niyo po, ito ang napakaganda sa ating industriya. Ito ang napakaganda po sa health world, no po. Kasi ang network, ang health world po ay nasa industry ng network marketing. Pag pinili mo po ang Health World International Corporation, ito po ang sabi. No, network marketing offers every one an equal opportunity. Ang health world po nag-offer ng equal opportunity regardless of age, sex, race, religion, and level of education. Alam niyo po, marami nga po dito mga naging successful. Hindi naman ganun kataas ang mga pinag-aralan nila. And yet, successful po sila sa ginagawa po nila. For example, si Kuya Francis Tamisen, bus driver. Na po, hindi naman yung executive ng isang company. Pero ang kinikita po niyan, milyon. No? At hindi rin naman sinabi na hindi lang naman po yung mga ganung tao. Meron din tayong mga professional. Like si Ma'am Cora Medel, si Mama, si Kuya Mel Medel, si Ma'am Jolandas. Would you imagine Ma'am Jolandas? Biochemist, no? Biochemist po siya. Chemical engineer by profession, no po. At talagang nakakatuwa kasi ginagawa po ito regardless the education, level of education. Meron po dito ng high school graduate, merong college graduate, si Kuya Cres Ibao, di ba? Sinabi niya, hindi naman ganun ka katindi ang kanyang educational background, pero bakit siya naging Hall of Famer? Bakit siya kumikita ng milyon? So, yun ang maganda. So, kaibigan, kung isa ka po sa bago ngayon at nakikinig, this is the offer. This is the opportunity. Equal po. Kung sino mas masipag, pwede. Kahit ikaw po ay bata pa, ikaw ay 18 years old, pataas, no? Kung gusto mo nang kumita, makatulong sa magulang mo, regardless po ng edad mo, pwede mo itong gawin. Babae, lalaki o anuman po ang sex natin, no po. Kung anuman po ang ating status sa buhay, kung may asawa o wala, no? No, binata o dalaga, no po. Kung anuman po ang race natin, anumang religion, no po. Kami po sa organization namin, iba-ibang religion po, magkakasama po kami. Nag-i-enjoy kaming ginagawa ang negosyo na to. Okay, kaya pag ginawa mo to, yan po yung network marketing. No, napaka-equal ang opportunity, sabi yan ni Art Jonah. No. Ngayon, ang question. Bakit nga ba? Ano ba ang dahilan? Bakit marami ang naiintriga o marami ang pumapasok sa larangan ng network marketing? Bakit maraming nagiging successful sa health wealth? Kasi nung nakita nila yung health wealth, naintindihan niyo ba yung marketing plan? Yes or no? Taas ang kamay. Okay, thumbs up kayo kung naintindihan ang marketing plan. Nung nakita mo yung marketing plan, nung nakita mo yung opportunity, eh di ba nabuhayan ka ng pag-asa?
no, nagkaroon ka ng hope na, uy, matutupad ang pangarap ko. Okay? Kasi alam niyo po kung bakit, the reason why, bakit ko po ito ginagawa, bakit sa tingin ko, at talagang ipaglalaban ko, bakit magandang gawin ang business natin sa Health World, no? Kasi po, ang alam ko po, para sa sarili ko, marami sa amin na nag-Health World, na nag-network marketing, the reason, number one reason, bakit namin ito gagawin, para matupad ang aming mga pangarap. Gusto niyo bang matupad ang mga pangarap niyo? Okay. Kung gusto niyo matupad ang pangarap niyo po, thumbs up nga po kayo dyan. Okay? Diba? Kung nanonood kayo, napakikigayon, sabihin niyo, pindutin niyo po sa reaction button. Yan, ang daming nag-thumbs up. So, Jonathan, bakit ko gagawin? Number one, because of your dreams. Kasi alam ko po, ako po naniniwala na pag ako pumasok sa Health World, no? Pag ako ginawa ko ang negosyo ng Health World, alam ko po matutupad ang mga pangarap ko. Kasi ang tanong lang naman eh, gaano ba kalaki ang pangarap mo? Ano ba yung mga pangarap mo? Kasi dreams don't happen because we dream them. Sabi nga po, merong gap between the dream, no? Between the goal, no? They happen because we do something about them. O, tanungin kita, ano man ang kinikita mo ngayon? Ano man ang trabaho mo ngayon? 5 years to 10 years from now, huwag mong baguhin po yung ginagawa mo, kaibigan. Yan lang yan, paulit-ulit lang. Yung mga pangarap mo, tanong, matutupad kaya? Alam mo, alam niyo po, ladies and gentlemen, tingnan niyo po mabuti. Para hindi na po tayo mahirapan, mas lalong umintindi. Pangarap ko na lang po. Kayo, pakinggan niyo po ang pangarap ko. This is my dream board. Kasi when I started promoting Green Barley at na-involve ako sa network marketing, sabi ng upline ko, make a dream board para mas lalo mo ma-realize. That's why I'm telling you today, make your own dream board para ma-realize nyo, kaya bang matupad ang dream board nyo kahit wala ka pa sa Health World. No? Nag-iisip ka pa lang, kaibigan. Make this, follow my advice. Kung may pangarap ka, make a dream board. Lagay mo yung sasakyan, anong gusto mo. Be specific. Smart, no? Specific, no? Manageable, no? Attainable. Realistic, no? At time-bound. No, lagay mo, magkano ang kotse? Anong kotse gusto mo? Okay, nagkakotse na po ako ng Hyundai Accent. Nagkakotse ako ng Vios. Gusto ko po magkaroon ng Fortuner. Pangarap po ng wife ko yon. Gusto ko magkaroon ng savings. Gusto ko magkaroon ng sports car na pinanggigigilan namin ngayon ng mga kasama ko sa bigwigs. No? Mustang, Ford. No po? Now, kung iisipin mo, yan, usually, lahat ng pangarap natin, almost pare-pareho. Car, house, savings, no? And alam niyo po yon, for health, security, no po? At alam niyo po, education, pangarap po natin yan. No, yung anak ko, gusto ko mapag-aral ng pilot, naging katulad siya ni Kuya Vince niya. Gusto ko rin po makapag-travel all around the world tulad ng aking mentor na si Ma'am Jolandas, no? Makapunta sa mga pinuntahan niya sa Europe at sa iba-iba pang bansa, no? That's my dream, no? Dream ko po magkaroon ng property na mga at least 3 to 5 hectares. Patatayuan ko po yan ng nature's camp para po yung mga kapwa ko na mga naglilingkod sa Panginoon, no? Pwede nilang magamit yung campsite, no po, para magkaroon ng camping every year. Yung mga nai-involve sa bisyo, no? Mga napapariwalang buhay, i-invite mo sa camp para turuan po sila, no? Nang una-una ng salita ng Diyos at para mabago ang kanilang buhay. Yan yung pangarap ko po, magkaroon ng simpleng buhay pagtanda, diyan kami maninirahan, meron pong farm, no? So pangarap ko rin po magkaroon ng sariling company, yung sasabihin ko talaga traditional na company. No, yung tipong yung baba puro ano yan, establishment, yung itaas opisina mo. Pangarap ko rin po mapakasalan uli ang aking asawa in our 25 year anniversary. Oh, di ba? Nangangarap pa kayo ng ganun? Pangarap ko po magpakasal kami sa isang beach wedding, no po. At pangarap ko po na alam niyo po yon na gugulin ang aking buhay, mga nalalabing lakas, no po, sa paglilingkod, no? Bakit may church, no? Kasi bakit? Gusto ko mas maging kagamit-gamit ako sa ministry. Lahat ng pangarap ko na yan, maaari isa sa inyo ngayon, nakausap ko, ganyan din ang pangarap. O, imagine mo kung ganyan ang pangarap mo, kaibigan.
By the way, bago natin presyuan, bakit mo ba gusto matupad ang mga pangarap na yan? Kasi gusto mo na bigyan ng komportabling buhay ang iyong pamilya at gusto mo habang nandito sila sa lupa hanggat magkakasama kayo, gusto mong ma-enjoy nila ang mga biyaya na pagpapala na po na nagmumula sa Diyos. Now, kaibigan, iyan po yung aking pangarap. No, kaya ko yung gagawin at mas masarap yan kung matutupad mo buo ang iyong pamilya. Kasi alam niyo po, marami po masyadong nag-e-effort, no, kung ano-anong ginagawa po, nagpapayaman, pero magugulat ka, hindi masaya kasi wasak ang pamilya o walang pamilya. So mga kaibigan, this is my dream board. The question is, okay, ito question. Sa mga nanonood, makinig kayo mabuti. Sir Jonathan, kung yan ang pangarap ko, magkano ang halaga? Kasi sabi po ng mga successful na tao sa larangan ng negosyo na to, hindi lang po sa larangan ng negosyo na to, yung mga naging mga successful sa buhay na negosyante, kailangan po marunong kang magpresyo ng pangarap mo. Alam mo magkano yung worth ng pangarap mo. Now, tignan po natin ang worth ng aking pangarap. Kung yan ang pangarap mo, kaibigan, mag-ready ka ha. Kasi kung yan din ang pangarap mo, pag kinumpute mo po yan, sasakyan, no? Magkano ang sasakyan? Ang accent, sabihin natin na ang car, 685, ngayon medyo mahal na, nasa 800 na. Okay, SUV, 1.8 million. No? Yung property na pangarap ko sa Orchard, mga 10 million dati. Pero ngayon, baka nasa 15 million na. No? At 2.5 million na car. Ngayon, nung tinignan po namin yung presyo ng Mustang, mas mga nasa 2.9 million and 3.2 million. No? And 10 million sa savings. At 3 million sa travel, kasi nung nag-travel sa Europe sila Mang Jo, ay hindi biro yung gastos, no po. Pero ang nagbigay nun, health wealth. At education ng anak, no, isa lang naman ang anak ko, mga 3 million, okay na po yun. E paano kung dalawa, di ba? Vacation farm, makabili man lang po ako ng 1 million per hectare. So mga 5 million, 5 hectare po. No, wedding, mga 1 million, uubusin ko sa wedding namin. Marketing fair, mga 5 million po. At of course, isa sa mga pangarap ko, eh, happy family. Priceless po yan. Now, kaibigan, ito po ang tanong. Yan ang pangarap ko. What if kung higit pa dyan ang pangarap mo, magkano kaya? Ito po ang worth ng pangarap ko. 41,985,000. Oh, di ba? Ang laki! That's my goal! Would you imagine kung hindi ko po pinili ang health wealth, kung hindi ko pinili ang ganitong industriya, sino kaya ang magpapasahod sa akin ng ganyang kalaki? Kailan ko kaya yan matutupad, yung 41,985,000? Nakuha niyo po? So, ganun kalaki. So ngayon, ang tip ko sa'yo, for you to realize, sa ginagawa mo ba, makukuha mo ba ang pangarap mo? I'm not saying na iwan mo yung profession mo. I'm not saying na alisin mo yung trabaho mo. Kung may pwesto ka kung saan sa meron kang tindahan, meron kang karinderya, meron kang patayan, o ano man ang negosyo mo, kung sa tingin mo na yung source of income mo masasagot, no? O makukuha mo yung dream mo, go on. Tuloy mo yan. Pero kung hindi, kaibigan, pakinggan mo ako, tapusin mo ang training na to. Kasi bakit? Eh lalo na kung nagtatrabaho ka lang. What if ikaw ay nagtatrabaho? No, if you will stay on your current job, what if kung ang sahod mo ay 10,000 lang? Ako po, 10,000 po ay minimum wage yan. Sabi nga ni Eman, hindi tayo pang minimum, pang million tayo. Sa isang taon, 120,000. No po, what if 30 years old ka ngayon? No, thumbs up nga po dyan, sino yung mga millennial? Sino po dyan ang 30 years old? Thumbs up, taas ng kamay, kaway-kaway. O, pagpalagay natin, 30 years old ka, kaibigan. O sino mas bata pa? May mas bata pa. Okay? O sige, 30 years old na lang. Sample. May nag-thumbs up. Okay? O gusto mo, 40 years old. Wag na. Baka mamaya matakot ka. Bigla kang mag-ano. Di ba? O 30 na lang. What if kung 30 years old, yan ang kinikita mo. Okay? Yan ang natatabi mo. Ha? Pag sinabi kong tinatabi, out of your income. Eh tanong, kung ikaw ay hindi kakain, pwede mong maitabi yan. O sige, ipopromote na kita. 20,000 yung kinikita mo, 10,000 gastos, 10,000 natitira. O assume na natin na yan ang natitira sa'yo. Okay?
10,000 eh, pero paano nga kung sahod mo 10,000 lang eh, di ba may maipon ka pa, wala. O sige, para maging realistic, 10,000. May naitatabi kang 1.2 million in 10 years. O, ilang taon na pag 30 plus 10, 40. O, another 10, kasi wala pa, 41 million yung pangarap mo rin eh, di ba? 2.4 million na, another 1.3 million to 2.4 million, 50 years old ka na kapatid. O, another 10, 60 years old, 3.6 million na ang naipon mo. Ang layo pa sa katotohanan, 60 ka na, eh 41 million yun. O, another 10, 70 ka na, 4.8 million. Another 10, plus 50, bago ka kumita ng 6 million o bago ka makatipid ng 6 million, magka-save ng 6 million. 80 years old ka na kapatid. Diba? Kaya kung ikaw ay 50 anyos na, tapos hindi ka mag-network marketing, hindi ka mag-health wealth, tanong, anong kaparaanan ang gagawin mo para matupad ang pangarap mo? That's why you need to choose health wealth. Kasi when will, diba, sabi nga, when will you get your dreams? Kung itutuloy mo yung ginagawa mo, when will you get your dreams? Anong sagot? Never! Never! Yun talaga ang katotohanan. Kaya the reason why, bakit mo ito gagawin? Because of health wealth. Papakita ko sa iyo mamaya kung bakit health wealth. Tanong, matutupad ba ang pangarap mo? Okay. Magkano yung kikitain mo? Magkakaroon tayo ng comparison mamaya. Okay. Now, the number two reason bakit mo ito gagawin, you need to understand na pag ikaw po, no, ay nag-health wealth, alamin mo saan ba nanggagaling ang income mo. Now, may isi-share po ako sa inyo na nagpamulat ng isipan ko isang libro na isinulat ng isang sikat na author, si Robert Kiyosaki, yung Cash Flow Quadrant. Ang buhay daw ng tao ganito, 90% of the population na po ay employee and self-employed. 10% of the wealth nasa kanila. O, 90% ng tao ay nasa employee and employed, self-employed. 10% naman ng tao, business owner and investor. Pero ito, ang tignan nyo mabuti. 90% ng wealth of the world nasa kanila. Hindi ko naman sinasabang hahangarin natin yung sobrang yaman. Ano lang po ang nagbukas ng isipan ko? Would you imagine, no? 10% lang po yung mayayaman. 90% tayo na nandoon sa may trabaho, no work, no pay, active income. Pag sinabi pong employee, umaasa po yan sa sahod, sa lakas niya, sa talento niya, yung mga self-employed, sa mga skills nila. Sabi nga po, anong difference ng empleyado sa self-employed? Ang self-employed po, you own your job. You own a job. No? But bottom line, no work, no pay. For example, ano yun? Halimbawa, ay consultancy. Halimbawa, meron ka pong law firm. Sarado mo yung law firm mo, wag ka may magtrabaho, may income ka. O halimbawa, clinic. Sarado mo clinic mo, may income ka. So I'm not saying that hindi yan maganda. I'm saying lang, no, saan ba nanggagaling ang income mo? Okay, nanggagaling ang income mo pag malakas ka. O what if massage, masahista. O tulad ni Coach Robbie, sabi niya, when he realized na ang kanyang skills, paano kung matitigas na ang kamay niya? makakapagmasahe pa kaya siya? Yeah, self-employed siya. Yeah, malaki ang kita niya. Pero ang tanong, until when magagamit yung skills niya? Okay, malaki binabayad sa kanya kasi self-employed siya. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan siya malakas? Now, pag-isipan mo mabuti, kaibigan. Kung nandiyan ka sa dalawang kategory na yan, sa quadrant na yan, no? Yung employee o self-employed, pwede ka naman po, di bang, tumingin sa kabilang quadrant. Pwede mong silipin, pwede mong itry. Kasi bakit? Hindi ka ba nag-iisip, no? Pwede bang makisali ako sa 10% ng tao na 90% ng wealth nasa kanila? You can have your own business. Business owner, mag-try. Kaya nga ang daming magiging entrepreneur ngayon eh. Kasi lalo na yung mga millennial, mulat na sila sa kaisipan na hindi sila habang buhay empleyado. That's why nag-i-invest sila sa mga mutual funds, sa mga insurance, at sa mga ibang investment. Kasi they want to retire young and rich. Pag ikaw po nag-negosyo, you own a system which help you leverage your growth. Kaso ang tanong, anong negosyo ang mga papasukin mo?
anong negosyo ang pwede mong pwedeng magkaroon ka para ma-enjoy mo yung 10% na yan at makasali ka sa 90% ng wealth na yon. Sabi nga po, as long na ikaw ay walang negosyo, a business that works, even if you are not there, hindi po yan business system. Still self-employed ka pa rin yan. No? Kasi bakit? Sa business system, sa business owner, and investor, money works for you. Kaya nga yung mga businessman eh, pag kumita sila sa negosyo, i-invest pa nila yung kinita nila sa negosyo. Ang tawag doon, passive income. Sabi po ni Robert Kiyosaki, simple lang naman ang accounting eh. Oh, liability, pag yun po ay lumabas sa iyong bulsa. Okay, asset, pag yung pera, pumasok sa iyong bulsa. Ganun kasimple. Okay? Kaya nga po, kung pag-isipan mo, kaibigan, the number two reason why, bakit ko po ginawa ang health wealth at bakit gagawin mo ang health wealth, aside from alam mo na matutupad ang pangarap mo doing this business, pangalawa po, magkakaroon ka ng business system. Magkakaroon ka ng sariling negosyo. Tatawid ka from employee. Tatawid ka from self-employed going to business owner and maybe, no, sa future po, pag nakaipon ka na malaki, magkakaroon ka ng investment, no, real estate investment, napakaganda yan, o kung ano mang investment na papasukin mo, no, stocks, no, kung ano man po. So ito po yung stepping stone mo. Pwede ka po magnegosyo. Pag nag-network ka, may negosyo ka, may business system ka na tatakbo. Okay, maliwanag? So now, choose your route. Pamili ka ng route mo. Ano ba yung pipiliin mo? Ikaw to. Dalawa lang naman yung ruta, no? Magtrabaho ka o magnegosyo ka. Pag nagtrabaho ka, ang tawag diyan is security route. No? Secured ka kasi bakit? No, meron kang trabaho, you retain a job, 15-30, meron kang income. Enjoy your yearly bonus and increments. Pag maganda performance mo, alas 8 pasok mo, alas 7:30 pa lang, nandun ka na, may increments ka. Pag maganda yung trabaho mo, overtime ko na overtime, may increments ka. Pero sabi nga po, no, yung mga gumraduate sa trabaho daw po, at the age of 20, pag-graduate, excited magtrabaho at the age of 30. No, pag at the age of 30, okay, pagdating ng 40, sawa na sa trabaho. Okay, excited siya, first 10 years. Another 10 years, nagsasawa na sa trabaho, 40 years old na siya. Pagdating ng 50, ayaw na magtrabaho. Tinatamad na magtrabaho. Okay? At pagdating ng 60, patay na sa kakatrabaho. Di ba? So, yun po yung nangyayari. No? Nakakapagod, no? At ikot lang na ikot yung mundo mo sa ganun. Now, I advise, pakinggan mo mabuti ito. Tignan mo. Pag ikaw na sa security, yeah, you work from home, no? You work from home 8 a.m., 5 p.m. until pwede ka mag-work at home, pwede ka naman pumasok sa opisina. Okay, pwede ganun kasi ngayon may work at home na. Pero still, empleyado ka pa rin. Self-employed ka pa rin. Na, pag wala ka ng lakas, ito, ang nakakalungkot. Take note. Hindi ko sasabihin ko anong industriya sila. Pero napakarami po ang hindi natin alam. Nasa industriya sila, nagising sa gabi, tulog sa umaga. Ang dami pong namamatay because of leukemia, cancer of the blood. Okay? Ang dami yung namamatay po, no? Because yung human body clock nila ay hindi tama. Hindi ko kayo tinatakot. Information lang po yan. Okay? Now, choose freedom. Pwede mong piliin yung freedom. Ano ba yung freedom? Start your own business. Start health wealth business. Okay? Raise a capital. Alam niyo po, ang raise a capital, eh yung iba kasi, gusto ng negosyo, walang capital. No. Okay? Hindi po pwedeng wala kang capital. Hindi mo pag-aalagay. Hi! Nakita ko rin po ang aking business partner. Hi, Ate Mercy. Shout out sa iyo ng Laguna. Hi, Ate Mercy. Kaway-kaway ka naman dyan. No, ngayon nakita rin tayo. Hi, shout out din kay Ate Tess, Marites, Nakula ng Summer at si Pastor Alaguna. Na raise a capital. Nakakalungkot. Alam niyo kung bakit? Pag negosyo, pag-uusapan, they can spend, no? Hindi ko masabing investment eh. Mag-spend sila na magagastos sila sa gadget, no? Bibili ng mamahaling gadget, bibili ng mamahaling appliances. Sabi nila, asset yun. Sabi po ni Robert Kiyosaki, liability po yun. No, kasi ang tanong,
mag-ano ba ng income sir, maliban na lang gamitin mo online. Now, you know what? Nakakapangutang, outing. Instead na mag-release siya ng pang-outing, hindi na outing kasi yung pang-outing, outang, inutang. Oh, di ba? Oh. Birthday, no? Hindi na birthday. No? After ng birthday, problema kasi pinangutang lang po yung dibo o kung ano mang handaan niyan meron. Pero pag negosyo, raise a capital. Daming paraan po. No? Pwede ka pong manghiram. Sa totoo lang, pwede kang manghiram. Kasi bakit? Pwede mo naman ibalik kasi magtatayo ka ng negosyo. You know what? Yung malalaking kumpanya nga eh. Nagre-raise ng capital to fund their business na tinatayo. Build your own team. No? At pag nakabuild ka ng team, invest with your leverage income. At yung team mo na yon, pag gumana yon, yan yung, kaya tingnan mo, di ba? Oh, bibili ng franchise, gagawa ng negosyo, mag-hire ng mga tao, magre-recruit ka rin naman pag nagtayo ka ng negosyo sa traditional. Kaya huwag niyo sabihin sa akin na ang recruit ay ayaw ninyo. Kasi ang mga mayayaman, ang mga negosyante, gustong-gusto nila mag-recruit, ang gagaling nila mag-recruit, sa totoo lang. Ang nire-recruit pa nila yung mga matatalinong tao na magagamit nila yung kanilang talino para sa negosyo. Pag ikaw nagtayo ng negosyo, magre-recruit ka, maniwala ka. Tayo ka po ng karinderiya, magre-recruit ka ng cook kung hindi ka ang cook. Magre-recruit ka ng dishwasher, magre-recruit ka ng servidora, magre-recruit ka ng security guard. May recruitment na nangyayari, okay? Now, kaibigan, if you are new in this industry, kung bago ka, na-invite ka dito, at ikaw ay nag-iisip, bakit health wealth? Bakit network marketing? Makta, alam niyo po, pwedeng matupad ang pangarap mo dito at magkakaroon ka ng freedom ng negosyo. Now, bakit freedom? Ano ba yung meron sa freedom? Traditional business. Karinderiya, grocery store, boutique, shop, etc. But take a look at it, no? Tignan mo mabuti. Sa traditional business, hindi pwede yung rent, hindi pwedeng walang expenses. May rental ka kung hindi sa iyo yung pwesto. May fixed overhead ka, pasahod sa empleyado, no? Mga ilaw, mga kung ano man po ang overhead expenses mo, pasahod, no? At mga kuryente, risk, napakalaki ng risk ng traditional business. Kasi bakit? Ano yung risk? Sa risk po, human risk factor ang pinakamalaki. Kasi pag ang mga na-recruit mo ay hindi mapagkakatiwalaan, malulugi ang negosyo mo. Kaya nga maraming napipilitan na nag-put up ng maliit na negosyo, nag-retire sa trabaho ng maaga kasi sila ang nagbantay sa negosyo. Kasi nakita nila hindi kumikita yung negosyo. Okay, ganun din. Nag-retire din. Nag-resign. Opo. Now, at isa pang titignan nyo mabuti, sa traditional business, entirely focus on selling. Alam nyo po, pag nag-heartwork kayo, hindi sa umpisa, magpo-focus kayo on selling. Pero darating ang time, you will focus on building your organization at dun ang malaki ang kita para kang nagpapatakbo ng isang franchise business. Ikaw yung franchisor, marami kang franchisee. Okay? Now, ito pa po, bakit po ang kita natin sa traditional ay maliit? Kasi bakit? Yung business flow, may manufacturer, may wholesaler, may middleman, may retailer, and then may end user. Alam niyo po ang maganda po, ganito. Ganito niyo po ika-counter yung tatanungin kayo, bakit malaki ang kita dyan sa ganyan, di ba malulugi? Hindi yung malulugi. Kasi sa totoo lang, halimbawa naglabas tayo ng t-shirt sa factory, puhunan natin t-shirt 50, syempre ibibenta natin 100 sa wholesaler. Yung wholesaler ang puhunan niya 100, ibibenta niya sa middleman, yung mag-aahente, ng 150. Kukunin ng middleman ng 150, ibebenta niya sa mga outlet ng 200. At yung retailer, yung outlet, kinuha ng 200, ibebenta sa user ng 250. So would you imagine ilan pa ang dinaanan? Ito, malupet. E kumuha ng advertising company. Nag-hire po ng network, nagbayad ng network, nagbayad po ng artista. Okay, pag nagbayad ng artista, mas malalong malaki. Okay, isipin nyo, yan yung flow. Eh kung wala kang sapat na kapital, ay one ko lang kung kakayanin mo yan. Kaya nga dapat, pag nag-traditional ka, meron kang tinatawag na PC, mahaba ang PC mo. Ano yung PC? Yung kapital mo. That's the freedom route. Pwede naman, I'm not saying na huwag niyong gawin yan. Kasi pwede naman. Pero you need to understand, paano tumatakbo yung traditional business.
tatakbo yan sa kanyang sistema, sa flow. Okay. Now, ang tanong, Jonathan, anong kung ako ay magta-traditional business, medyo risky, maliit lang capital ko, ano naman ang kailangan kong gawin? Anong iba pang negosyo? What kind of business maliban sa mga karinderya o ano? Mag-franchising business ka kung gusto mo magkaroon ng freedom. Pwede ka magkaroon ng franchise, McDonald's, Jollibee, grocery, no? Saloon, no? At gasoline station. Alam niyo po ang pinakamagandang franchise, no? O negosyo, yung kahit na tumaas ang presyo, kahit na magmura ang presyo, kita ka pa rin, gasolina. Di ba? Ang gandang negosyo niyan. Talagang ginagamit. Pero ang tanong, may pangpuhunan ka ba? Yun ang tanong eh. Okay. At pag ikaw po nagnegosyo at nagfranchise, nagtayo ng franchise, ito pa ang tanong na kasunod. What? Do I have the experience? Do I have the skills dun sa itatayo kong negosyo? Meron ka bang technical skills, organizational skills, management skill, communication skill, creative skill, logical skill, physical and interpersonal skill? Pag wala kang mga skills na yan, sa negosyo, malulugi ka rin. Ang sungit mo sa empleyado mo, eh, layasan ka. Di ba? Oh. Tapos hindi mo alam yung ginagawa mo, technical, wala kang alam, dinadaya ka na pala, oh, malulugi ka. Kaya po, yan ang kailangan mo pag nagnegosyo ka. Pag pinili mo yung freedom, pwede ka magnegosyo, pero consider those things na, po, na pinapayo ko po sa inyo. Now, eto pa, anong negosyo, anong skills, do I have the capital pag nag-business ka? Okay, kailangan po malaki ang capital mo. Kaya sabi nila, ay, paano ba yan? Wala naman, maliit lang capital ko. Ang capital ko ay 670,000 lang. O yun, pwede ka dito. 61446, meron ka ng executive entrepreneur package. Na po. Now, where I can find smart and talented people? Eto na, recruitment stage na to. Hi sir, siguro bago to si Sir Rafi Mapa. Shout out sa'yo. Salamat sa pakikinig. Where can I find smart and talented people? Pag ikaw po nag-traditional business, okay, maliwanag po, hindi pa natin pinag-uusapan ang negosyo natin sa network marketing. Ang sinasabi ko lang, bakit ka mag-network marketing, bakit ka mag-network? Kasi pag may network ka, may negosyo ka. Kung mag-negosyo ka ng traditional, ito po yung i-consider mo. Mag-hire ka ng tao. Kailangan po yung i-hire mo mga matatalino. Kaya nga po, alam mo yung mga nag-aaral sa mga malalaking school, mga university, alam niyo po, hindi pa po sila nakaka-graduate, may business offer na po sila. No? May job offer na po pa. Business offer. May job offer na sila. No? Kaya po, yun ang advantage ng magagaling, ng mga matatalino. Kaso minsan, yun din ang disadvantage kasi nagiging kampante sila. Nagtatrabaho na lang po sila habang buhay for someone. No, para matupad yung pangarap ng ibang tao, pero yung pangarap nila, trabaho lang trabaho, maging career-oriented sila. Walang masama po doon. Pero ikaw ay business-minded, kung ikaw ay may pangarap na sa tingin mo hindi matutupad, consider this, business. Okay, now, tingnan nyo mabuti. Pag ikaw po nag-traditional business, para maging magaling ang empleyado mo, mag-o-offer ka ng salary, right? Hindi po pwedeng pipityuging sahod, kailangan 100,000 per month. Kasi gagamitin mo yung talino niya. Minsan po, o-operan mo pa ng sasakyan. Meron pa pong pabahay. So, capital mo pa lang sa unang taon, babudgetan mo na po yung capital mo sa kanya, eh aba, mga 960,000 or 1.2 million salary per year. Grabe. Ganun katindi ang i-raise mong capital sa isang tao pa lang. Manager pa lang po yun. Or kaya president. Eh, paano kung wala kang pera? Kaya hindi ka makapag-put up ng malaking negosyo. Kaya nga, ang nangyayari sa atin, mga kaibigan, pag ikaw ay pinili mo traditional business, kakainin ka ng big fish kasi small fish ka lang. Alam niyo po yung big fish over small fish, no? Halimbawa, nagtayo ka ng sari-sari store. Ta-ta-ta-da, laki ng sari-sari store mo. After a couple of months, may nagtayo. Pure gold. Junior, patay ka kasi si senior mas malaki yun. No, tinapatan ngayon yung tindahan mo. Okay, magbilang ka na ng buwan, kapatid. Yung buwan na bibilangin mo paatras, hindi paabante. Kasi lahat ng tao, mas gugustuhin nilang bumili doon sa aircon na mura pa. Okay,
Kaya anong nangyayari sa atin na mga walang ganong kalaking kapital? Eh, tiyaga-tiyaga na lang po kung anong meron tayo. Hindi natin kayang lumaban. Okay? Kaya choose your route. Ano yung pipiliin mo? Are you choosing the freedom route? Are you choosing the security route? O, sabi yun, Jonathan, teka muna, napag-isipan ko, hindi na muna ako sa security. Magta-try ako freedom route. Pero ang tanong, meron ka po bang kapital? Eh, ano ba naman yan? Wala rin akong kapital. Hindi rin ako pwedeng umasenso dyan. Lalo na dito sa security route. No po? Paano ako magdadagdag ng income? Ladies and gentlemen, that's why merong solusyon. No? May solusyon. Ang solusyon po, ito po, ino-offer ko po sa inyo. The reason why gagawin mo to, magkakaroon ka ng negosyo. Network Marketing Business. Health World International Corporation. Tested, trusted, tasted, tested, and trusted. Diba, sabi ko nga sa inyo, ano ba ang definition ng network marketing? Build an organization. Tayo po ay isang agent, no? Yung agent po, may manufacturer po tayo, nagsusupply, tayo po ang gumagawa ng produkto, tayo, meron tayong minamarket na produkto, yung green barley, kinukuha po natin sa Health World, tayo na po yung end user, tayo na po yung middleman, tayo na yung retailer, tayo na yung wholesaler. Kaya sa'yo, lahat ng income, kaya ang income mo per month, kung tatrabuhin mo to, 350,000 isang account. Kung tatrabuhin mo to, meron kang tatlong account, meron kang 960,000. At kung tatrabuhin mo ito, meron kang 7 account, what is 61,446? May negosyo ka na, pwede pang kumita ng 2.240 million. Okay? Thumbs up naman kayo dyan, palakpak naman kayo dyan. Parang masyado kayong mga seryoso, ha? Okay. Solution, Health Well. What kind of business? Networking. Ano ba ang negosyo na meron ako sa Health Well? Oh, tignan mo po maigi. Network marketing, Health Well business. You work from home. Most of the time, lalo ngayon, naku po, may computer ka lang, may cellphone ka lang. Ako nga po, every now and then, mami, check mo, baka may nag-inquire na naman sa page natin, di ba? Ganun lang yun. No? O kaya, pwede kang mag-ground strike, air strike, no? Yung Zoom, yung ginagawa nyo ngayon, mag-invite. Oh, would you imagine, eh paano kung halimbawa, taga Cebu ka? May friend ka dito sa Manila, sabi mo, friend, no? Tulungan mo naman ako. No, kasi meron akong sinarihan ng isang negosyo, no, sabi ng aking leader, i-monitor niya daw ako. Tulungan mo naman ako, friend. Baka pwede kitang invite tapos para malaman ng leader ko na invite kita. Ito po yung formula, ito po yung format. No, friend, pag nagustuhan mo, no, yung ipapakita sa iyo, pagtulungan natin. Pero tulungan mo ako, ha? Kailangan maging attendee kita kasi kailangan ko ng attendance ngayon. O, umattend yung friend mo, nasa bahay ka lang, nakikinig ka lang. O, di ba ang ganda? O, gawin nyo to. Eh, dati po nagpapakahirap tayo mag-training, magpapatawag ng training. Lahat tayo pupunta sa opisina. O, alibawa kung taga Quezon ka, 3 to 4 hours travel time po ang i-spend mo. Kung taga Laguna ka, 2 to 3 hours. Kung taga Cavite ka, 3 hours din kasi napaka-traffic. O, kung taga Bulacan ka, you imagine, ngayon po, pag pinasok mo ang Health World, napakaganda. Kasi bakit? Sa bahay ka lang, nagtitraining yung mga leader mo, leverage na leverage ka. Pag may umorder, saka ka lang lalabas, pupunta ka sa mga forwarding o mga courier services, papadala mo yung produkto. No operation cost! Bakit no operation cost? May pinapasahod ka ba? Maliban na lang, kumuha ka ng tagabantay mo dun sa iyong page at trabahuin mo, may operation cost ka. Meron po operation cost mo? Ah, meron pala. Load. O, di ba? Magre-renta ka ng building? O magre-renta ka na lang ng internet, wifi. O, pakabit ka ng wifi. Yun po ang expenses mo. Dati po ang expenses po namin pag lumalabas kami, yung nag-ground strike kami, gasolina, pagkain, hotel. Tapos yung monthly sa sasakyan. O, yun yung operation cost mo. Pero, would you imagine, kahit saan ka nakakalugar. No inventory required. No, yung inventory ng product natin, ang bahala sa akin yung Health World, pag meron silang inventory level, taas sila ang nagre-replenish ng product natin, tayo naman, bili lang ng bili. No? Yung mga empleyado dito sa Health World, hindi tayo nagpapasahod. Ang Health World, partner natin ang Health World. Low start,
cost capital, low startup cost capital. Bakit? Napakaliit lang. You choose 61,446, no? Meron ka pong supermarket. You choose, meron ka pong 26,000, no? 334, no? Meron ka pong grocery store. Oh, you choose. Meron kang 8778, meron ka lang sari-sari store. You choose, no? Pwede ka mag-start. No po, ang kagandahan po doon sa 61,446, marami kang stock. Madali mong maibibigay yung produkto, marireplenish yung produkto, at madali kang makakapag-negosyo. Kasi po, pag konti lang po ang iyong stock, tulad po ng grocery, ng sari-sari store, papiso-piso lang ang benta mo. Okay? Ang malupit pa niyan, i-store po ka pa, hindi lang pala ang bibilihin. O, pag isang bag lang, papabilihin ka, sabihin COD. Pag deliver mo, dahil malayo yung kinukunan mo, no, ano nangyari? Nagastos yung pera. Pagbalik mo, dito buisit ka. Kasi, bakit? Nagastos ka, nagutom ka, kumain ka sa labas, kasi pumunta ka sa center, no, tapos yun pa. Pero kung meron ka ng product, naku po, bag-bag po ang distribution ngayon ng mga business partner natin, bag-bag. Kasi, ganun din naman eh, mag-i-invest ka rin lang naman. Doon ka na po sa meron kang product pack at yung mobility mong mabili. Ito, mas maganda. Bakit health wealth? Bakit network marketing? Dahil may negosyo ka, you're the boss. Sino gusto maging boss dito? Taas ang kamay. Taas ang kamay! Thumbs up yung gusto maging boss. May tanong po ako sa inyo. Okay, mga kaibigan, pag ikaw nagtatrabaho, sino pumapasok ng maaga? Empleyado o boss? O, siyempre, empleyado. Sino pumapasok ng late? O, siyempre, boss. O, tingnan nyo po, pagdating ng hapon, sino umuwi ng maaga? Empleyado o boss? O, siyempre, boss, uwi ng maaga yan. Sino umuwi ng late? O, siyempre, empleyado. O, ang tanong, sino mas malaki kita pagdating ng katapusan, empleyado o boss? O, siyempre, boss. So, anong gusto mo? Empleyado o boss? O, siyempre, gusto mo boss. But I'm not saying na umalis ka rin sa trabaho mo ngayon. I'm giving you an opportunity. Kasi yung trabaho mo, makakatulong din yan para makumpare mo kung ano ang meron sa larangan ng negosyo na to at sa mundo na iyong ginagalawan. Okay? Now, do I have the experience? Good news! Sa health world po, experience-wise, ang pag-uusapan natin, hindi kailangan po agad-agad yan. Kung meron ka ng skills, galing ka na sa ibang company, that's good. But you know what? Good news. In this business, as you learn, you earn. Okay, ulitin ko. In this business, as you learn, you earn. Diba? Para ikaw po ay magkaroon ng magandang malaking sahod, ilang taong ka mag-aaral? For 7 years sa elementary, 7 years, 14 years. So almost 18 years of your life or 20 years of your life mag-aaral ka, no? And yet pag-graduate mo, papayag ka ba noon? Minimum wage ka lang, 'di ba? Pero dito, attend ka ngayon ng training. Nakita mo paano mag-present ng product, i-record mo yung video. May nakita kang may ganung sakit, ipanood mo ngayon. Ipasa mo ngayon. O hindi ka makakapunta, ipasa mo yun. Tita, meron ako nakitang magandang produkto. O, ito yung natutunan ko, magaling po siya sa diabetic. Naalala ko po kayo, concern lang po ako sa inyo. Baka gusto nyo, panoorin nyo lang po. Baka makonsider nyo po. Ako po ay distributor niyan. Text nyo po ako pag nagustuhan nyo po ako. Or tatanungin ko po kayo after nyo matapos kung okay. O di pa, as you learn, you earn. Pwede ka na magtrabaho agad. Pwede ka na kumita agad. Okay? Yun ang maganda. Do I need the big capital? Eto, matindi. Sabi ko nga sa inyo, hindi mo kailangan malaking kapital para kumita ng million. May question po ako. Para kumita ka ng 1 million sa isang negosyo, ha? Okay. Ma'am Lisa Rebosa, hi sa iyo. No po, may question po ako sa inyo. Hi Ma'am Ludi Talapian. Ma'am Ludi, para kumita ng 1 million sa traditional, bago ka kumita ng 1 million, magkano kayang capital ang papaikutin mo? Ay, Lorena de Villano po, ng San Pablo, Laguna. Lorena, magkano kaya? Para kumita ka ng 1 million
sa negosyo, sa labas, you need million capital. Tama? But guess what? Alam niyo po ba, sa halagang 8778, kung meron ka pong pagsimula, no? Starter package, pwede po yung kumita isang taon ng almost 4 million. Okay? Meron po tayo. Pwede kayong mamili ng kapital. Pwede 8778. Pwede pong 3 product pa. Pwede pong 7 product pa. Yung 61,446. Mamimili po kayo. Ang dami nating produkto. Sikat, kilala, ginagaya, at alam niyo po, napaka-effective. Okay. Imagine. Sa traditional business, ano ang ways of earning? One way. Pag nagbenta ka, kita ka. Tama, di ba? Sa traditional business, wala benta, wala kita. O, ganun kasimple. But you know what? In health wealth, meron tayong 5 ways of earning. No? Number 1, direct selling. Ito po yung benta-benta. Ito yung sabi ng Inchik, piso-piso, pero pag sama-sama, laki rin kita negosyo. Okay, daily po yan. Okay, pero po dyan, you can earn daily, sabi nga, you can earn for a living, but you cannot create wealth sa pagbenta. Nakakapagod. Alam niyo po ba, ang ibebenta niyong bag para kayo ay kumita ng milyon? Alam niyo po kung gusto niyong malaman? Nako, daang-daang bags na po. Daang-daang bags. Daang-daang bags ang pwede niyong ibenta para kumita ng milyon. Kung magdi-direct selling lang po kayo. Pero isang ways of earning po natin, ma-enjoy yan. Ako po, na-enjoy ko yan before. Direct selling. Yung check, ipon. After 10 months, nakaipon ako ng 180,000. Nakabili ako ng second hand na GLI na kotse. Yun po. Nabuhay po ako sa direct selling. And then, nung nakabili na po ako ng check, pinag-aralan ko na po yung group building. Sales commission. Weekly po nakukuha natin yan. Kapo, weekly. Yan po yung pwede nating bentang personal. Yan po yung paulit-ulit nating binibenta na nakikita. O kaya naman, yan po yung mga taong na i-refer natin sa company, meron tayong commission sa mga nagiging dealer. At pangatlo po, yung overhead commission, yan naman po yung sabi nga, magmamanage ka na ng sales force. You will build team A, team B, at pag may sales sa team A, team B, meron kang commission. Hindi ko po masyadong i-discuss further yan, kasi po, yan naman po ay napag-aaralan sa marketing plan. I'm just showing to you na ano yung mai-enjoy mo sa health wealth pag ginawa mo ang negosyo na to. Hindi lang po isa ang ways of earning mo, meron kang lima. Yung panglima, repeat order commission na po, at yun po ay makukuha sa mga other product natin, at mai-enjoy mo rin po yun na pwede mo pong magamit pang araw-araw. At ito maganda, yung override commission, yan po may limit. May limit yan, pero ang repeat order commission, yan po walang limit. Sky is the limit. Hanggat maraming gumagamit ng produkto natin, it takes years pag na-build mo yan. Yan yung tinatawag na rebates mo na lang. Royalty, loyalty incentive. Ito maganda. Nakalimutan ko po ipalagay. No? Yung pang-anim. Hindi lang loyalty incentive na po. Hindi lang po lima. Meron po tayong trip. No? Meron tayong vacation, travel incentive. No, alam niyo po yun, pero sa ngayon, hindi natin mai-enjoy kasi may COVID. E what if pag nawala na? Gusto mong mamasyal? Kumikita ka na? Namamasyal ka pa? Wala pang bayad. Alam niyo po ang potential income, no, ng mga produkto natin? Ito po, no, pakita ko sa inyo. Starter package, entrepreneur package, sa po. Ang capital po, no, grabe. Starter package, 16,000 per day? Woo! 80,000 per week? Woo! 320,000 per month! And sa entrepreneur package, meron po tayong 960,000 pesos na pwedeng kitain. At pag 7 product pack, palakpakan po natin, 2.240 million. Ganong kalaki. Ganong kalaki. Pumalakpak naman kayo, parang kumain na ba kayo? Nag-lunch na kayo. Okay, yan. Hi, Nanay Benita. Nakita na naman kita. Ay, Kuya Manny, talaga namang nai-inspired ako dito kay Nanay Benita. Sabi nga, yung unang sinabi ko kanina sa inyo, regardless the age, si Mami Benita, no po, sasabihin ko po sa inyo, no po, siya po ay kalinya lang ng mga millennial. Kaso nga lang po, sintilnyal na po siya. Ibig sabihin, isa po siya sa ating mga
older distributor na kumikita po dito. Si Mami Perry, sila po yung ating mga mami dito. Na po, talaga namang sa kabila po ng nasa sila, nasa mga bahay lang nila, kumikita po sila. Ganun po kaganda rito pag natutunan nyo. Diba? Hi, Kuya Chris Sumaya. Shout out sa aking mga business partner, Ate Dori Dorado at Ate Myla Sumaya. Talaga namang nakaantabay lagi at patuloy na lahat ng tinuturo mo ay talagang ina-adapt niya. Talagang kinokopya niya sa abot ng makakaya ni Ate Myla. Kaya naman, malapit nang lumabas ang kanyang mga pangarap, no? Ang limang gulong ng sasakyan. Siyempre po, lahat tayo pangarap magkaroon ng sasakyan. Yan ang ginagol ng Sumaya family, okay? And then, where I can find smart and talented people? Ladies and gentlemen, pag ikaw nagnegosyo traditional, maghahanap ka ng mga taong tutulong sa'yo, right? Magpapayaman sa'yo, tama? Oh, sino magbabayad? Ikaw. Guys, ladies and gentlemen, listen carefully. Sa network marketing, sa health wealth po, ang tutulong sa'yo para umunlad ka ay Applied Leaders and Mentor. Palakpakan naman natin. Wala kaming bayad. Ako po, walang bayad. Two-piece chicken lang. Joke lang. Walang bayad. No po? Hi kay Mami Corazon ng Power. Na, talaga naman. No? Eh, marami tayong senior na kasama dito. No po? Mga ating mga mami. No? At talaga naman nanonood sila at nakikinig. Oh, hi kay Dalia ng Onliners. Kaway-kaway naman dyan. Sa kay Irma ng Fighter. No? Ayan, no? At sa mga caps, no? Mga hindi ko wala kasing maglilipat ng ano rito. Ang aking mga business partner sa caps, no po, ang ating mga partner ng caps group, no, ng power group, ng fighter, ng iba't ibang grupo po, Eagle Swings, no po, Heart World Achievers ng Iloilo ni Kuya Tamisen. Sino po yung mga mentors? Yung upline, yung direktang nag-invite sa iyo. Yung leaders, yun yung mga kapwa mo distributor sa iba't ibang or ibang-ibang grupo na may mga resulta, mga leader ng company, no po. Kilalanin niyo po yung mga core leader. Now, ito po, ladies and gentlemen, ako po, yan po yung mga tumutulong sa akin, Tita Cora, Kuya Mel, at ang aming mahal na si Ma'am Joanne Das, yan ang aking mentor, yan ang aking coach, at ang aking leader, ang leader na tumutulong din sa akin at nag-i-inspire sa akin. Walang iba ang aking kapwa millennial na si Vince Middel. Yan po yung mga leader. Hanapin niyo po yan. Para may kumokontra, di ba? Sa huling sinabi ko, no? Tignan niyo naman, no? Katawan lang, hugis lang ng katawan, nagkaiba sa amin, pero mukha at ano, di ba? Malapit na malapit ba? Malapit na malapit. Magpapapayat ako para maging kasing gwapo ako ni Kuya Vince, okay? Kuya Vince, ingat ka. Do you, the third reason why, bakit gagawin mo yung negosyo? Ito, do you know the secret of businessmen? Why they become wealthy? Do you know that? Natatanong nyo na ba yung sarili nyo? Bakit kaya sila yung mayaman? Bakit kaya ang dami-dami nilang negosyo? Bakit kaya parang wala silang problema sa income? Okay? Now, ako po kasi natanong ko yan. Now, ito po yung sikreto. The law of leverage. Ano ba yung law of leverage? Si Ma'am Deverly, tawang-tawa siya din, sabi ko na alis magkapareha lang kami ni Kuya Vince. No? Hindi niya matanggap. Okay, joke lang, mama. Law of leverage, no? Ano ba yung law of leverage? Sabi po ni John Rockefeller, isang philanthropist at humubog ng ekonomiya, tumulong humubog ng ekonomiya ng Amerika. I would rather earn 1% of 100 people's effort than 100% of my own effort. Ito po yung mga self-employed. Own effort, no po? Sarili niya, wala siyang katulong. Okay? So, halimbawa, pwede bang maging magtayo ka ng karinderya? Ikaw po yung cashier, ikaw po yung cook, ikaw po yung dishwasher, ikaw po yung nagsiserve, at ikaw din po yung nagpupunas ng mga lamesa. Hindi po, di ba? Para ma-leverage ka, kumahanap ka po ng mga kasama mo. Kaya po nagkakaroon po ng hiring. Okay, now ito po yung maganda sa law of leverage. Pag ginawa mo po ang network marketing, meron kang leveraging na nangyayari. Now, ano ba yung dapat nating maintindihan sa leveraging na yan? The word leveraging. There are two leverage na dapat nating maintindihan. The time leveraging and the money leverage.
ma-leverage mo ang oras mo sa pamamagitan ng maraming tao at ma-leverage mo yung pera mo. Now, paano mangyayari? Let's go to the traditional business. Tignan natin yung, let's take a look sa business model ng traditional business. Para magkaroon ka ng time leveraging, okay? Si John Gokongwe, no po, na talaga naman po naging history po yan, although pumanaw na po siya. Let's say for example, na si John Gokongwe, isa sa mga ehemplo, no, natin pagdating sa negosyo, na business tycoon po yung mga yan. Nag-hire siya ng 1,000 na empleyado, nag-work sa kanya 8 hours every single day. A 1,000 employee contributing 8 hours per day. Si John Gokongwe po ay meron po siyang 8 hours per day, 8,000 hours per day. Kaibigan, isipin mo mabuti, bakit ba siya na-leverage? Would you imagine, no, Cebu Pacific, Robinson Bank, Universal Robina, Robinson Mall, hindi naman po lahat siya ang nagmamanage yan, right? Na-leverage siya, nag-hire siya ng mga empleyado. At yung mga empleyado po na yun, nagtatrabaho sa kanya yun. Mag-contribute lang po yan ng 1,000 pesos sales a day sa business na meron siya, meron siyang 8 million a day. Tama? Kaya niya na ba, na-experience niya na ba na pagpasok niya ng Robinson, ang bumate siya? Tapos, ginaid ka doon, sabi ni John Gokong, good morning sir, ano po, kakain po kayo? Ikaw po, samahan ko po kayo, mamili po tayo ng restaurant. Hindi naman ganun. May bumating gwardiya. Pagdating po, iba't ibang tao po ang makakasalamuha mo sa loob ng mall. So, 1,000 na lang. O ito, nung kumita si John Gokongwe, ni-leverage niya yung pera niya. Kumita siya ng 35 million pesos in the bank. In-invest niya 10% per annum, 3.5 million. So, kumikita siya. Sabi niya, kunin ko na lang yung aking interest buwan-buwan. Wala na akong gagawin. Hayahay na ako. Leverage na yung aking buhay. 291,000 per month ang kinikita niya, wala na siyang ginagawa. Would you imagine that? That's the leverage, the concept, the principle behind law of leverage. Kaya kung hindi mo pa ito nalalaman, kaibigan, ito yung sikreto bakit sila mayayaman. Establish, develop, build, recruit leaders, not dealers. Although kailangan natin ng dealers. Pag mas marami kang leaders in your organization, I tell you, you will earn million in the sa maliit o maiksing span ng time. Okay? Short period of time. Okay? Now, let's continue. Leverage income. Not dependent on your own effort, but dependent on others' effort, people's effort. Kaya nga po may McDonald's, yung kanilang concept sa kitchen. Ibang gumagawa ng burger, ibang gumagawa ng spaghetti, ibang gumagawa ng chicken, no po, leverage na leverage po sa kitchen, sa dining. Sabi nga, kung gusto nyo, pwedeng mangyari ito sa health world. Paano mangyari sa health world? Paano mangyari sa business model ng MLM? Meron kang kakilala, dalawa. Sino may kakilala ng dalawa? Taas ang kamay. O, yan. Yung walang kakilala ng dalawa, ano ka? Wala kang kaibigan? Yung walang kaibigan, no? Maging magkaibigan na tayo, friends na tayo, ha? Okay, now, time leveraging po. Pag-usapan muna natin ang time leveraging. Nakikita niyo po yung sa business model, yung dalawa, may kaibigan tigna dalawa, apat. Yung apat, may kaibigan tigna dalawa, walo. Yung walo, may kaibigan tigna dalawa, 16. At pag nakuha mo yan, first month, dalawa lang hanapin mo. On the seventh month, meron kang 254 agent or 254 distributor in your organization. Mag-contribute lang po yan ng 8 hours per day in your organization. Pag nag-contribute po yan ng 8 hours in your organization, meron ka pong 2,032 hours per day. 2,032 hours per day. Okay? So, ganun kadami ang oras mo. Ang tanong, ilang oras ba meron tayo pare-pareho? Meron tayong 24 hours a day. Ilang oras ka ba pwede magtrabaho? 8 hours lang, maximum. Hindi mo pwedeng sagat-sagarin, 12 oras o 24 oras, na po, ihinain mo yung sistema, mako-COVID ka. Kaya guys, tignan mo. Ganun pala kaganda, Jonathan. Pag nag-help out ako,
Yung sikreto ng mayayamang tao, nagagawa ko. Yes, nagagawa mo. Nalileverage ka po. Would you imagine? Ngayon po, meron ako nanonood sa Samar, sa Mindanao, no, sa Baguio, meron nanonood sa Laguna, sa Batangas. Different places. Law of leverage. Anong ginagawa mo? Bakit ayaw mo i-apply? Oh, di ba? Ba't ayaw mo i-apply? Now, ladies and gentlemen, ganun kaganda. Oras pa lang yan. E paano kung i-apply natin yung pera, yung income, money leveraging, yung 254,000 people in your organization, just buy one product pack a month. A month na lang, ha? Minimum a month. Okay, bumibili pang gamit. Kaya nga nakakagulat nga eh. Pag ikaw po matagal na sa kumpanya na to, tapos meron kang mga tao, tapos nasisiro ang commission mo, ay walang gumagamit ng product sa organization mo. Pati ikaw, hindi ka gumagamit kasi wala kang pay-in. Okay? Kaya ibig sabihin, leverage. Pag na-leverage ang grupo mo, nag-contribute ng tigi-isa, magkano ang sales mo? 2.2 million. Hindi mo kaya magbenta mag-isa ng 254. Direct selling ka? O, kahit pa yung pinakamatinding mag-market, top earner, hindi nakabenta ng isang buwan ng 254 bags. Although, posible siguro. Pero sinasabi ko sa inyo, bakit mo pahihirapan ang sarili mo kung meron ng sikreto ang mayayaman? Anong sikreto ng mayayaman? Law of leverage. No, na-leverage ka, meron kang 2.2 million. Could you imagine? Yung sales mo, 2.2 million, nandiyan ka lang sa computer mo, nandiyan ka lang sa isang lugar na kung nasaan ka. O, paano mangyayari dyan? O, sige Jonathan, ano naman ang mapapala namin dyan sa law of leverage? Eto, mapapala mo, 254 person in your team, atiin mo yung group A, group B, may 127, may 127, masabi ng company, every sales match 1-6, so every sales match 1-6, so sabi natin, 1 year and 6 months, 18 months mo itong tinrabaho, ha? Di ba yung program natin, yung success journey system, ito na yung tinuturo ko po sa inyo, ito na po yung application niya, no, tingnan nyo po, after 1 year and 6 months, kumikita ka na po ng 200,000, 203,200. Palakpakan nyo naman po, di ba? Palakpakan nyo naman, okay. Ngayon, ang tanong, sino ngayon ang aayaw sa law of leverage? Lahat tayo gusto ang law of leverage. Ang gusto ang law of leverage, pindutin ang thumbs up. Palakpakan naman, okay? So, ibig sabihin, welcome po sa world of millionaires income, no, yung million na income. Welcome po kayo. Pag inumpisa niyo na po ito at naintindihan niyo, papunta ka na sa million income per year, per month, or mas maganda nga, per week. Okay? Now, number 4. Ano ang kagandahan pag pinasok mo ang industriya ng MLM o ng HealthWealth, ang company natin? You know what? Come to think of it. This is also a career. Job is a career. No? Anong meron ka? Nurse, doctor, sundalo, engineer, seaman. That's a career. Kasi bakit? They used to describe an occupation or a profession that usually involved special training or formal education and considered to be a person's life work. Ladies and gentlemen, may mga nagtuturo na rin po ng mga eskwelahan patungkol sa multi-level marketing. Okay? Yung concept about network marketing. And ladies and gentlemen, pag ikaw natuto rito, na-train dito, nagkaroon ka ng education, no? Na-educate ka kung paano gawin to, paano mo to aralin, and then consider mo itong life work mo, and then you are earning 200,000 no, a month or 2 million a month. Ah, hindi pa ba ito career? Hindi mo pa ba ito kakaririn? Alam niyo, sabi ng mga kaibigan ko, sabi ng ibang mga kaibigan ko, eh Jonathan, kaya ka naman successful dyan kasi linya mo yan eh. No, naniniwala ba kayo sa linya-linya? Ako hindi ako naniniwala sa linya-linya, pero I respect your opinion, mga kaibigan. Now, kung linya-linya ang buhay, o sige, given linya-linya ang buhay, kung sa linya mo, hindi ka umaasenso, ha? Hindi ka umaasenso. Tapos may ibang linya,
na pwede kang yumaman, hindi mo ba ito lilinyahin? Anong sagot? Eh, syempre lilinyahin mo. Eh, ako, kahit hindi ko linya, pero kung ako, mababago ang buhay ko ng health wealth, aba, lilinyahin ko ang network marketing. It's up to you kung hindi mo linyahin. Kaya nga, feeling ko, hindi na ako graduate ng business management, hindi ko na na-practice yung pagiging manager. Although some of my learning sa schools, nagagamit ko rin naman po. Pero you know what? Karirin mo ito. Kapatid, ewan ko lang, kung ikaw ay kumikita ng 200, 300, 400 a month, abay, kakaririn mo ito. Maniwala ka. Kung ikaw nagdadrive ng iyong sasakyan, ng Toyota Fortuner, Montero, kung anumang SUV meron ka, aba, kakaririn mo to, maniwala ka. Kung ikaw ay natutulog sa bahay mo na nabili mo dahil sa health wealth, tapos natutulog ka, dati electric fan, 5555 pa, ngayon natutulog ka, aircon, kakaririn mo to, kaibigan. Kung ikaw po ay nakaka-establish ng mga mararaming milyonaryo sa iyong, kakaririn mo ito, kaibigan, maniwala ka. Okay, number 5. This is a risk-free, no-risk business program. Da, grabe ka naman, Jonathan, no risk. O sige. Sabihin natin, given, may risk. Bumili ka ng product pack, 88778, ininom mo lahat, hindi ka kumita, anong risk doon? Sige nga. Bumili ka ng 61,446, no? Sinabi ay ininom mo muna ng product, hindi ka kumita, hindi ka naging successful, anong risk? Ininom mo lahat ng product. Pagbigay sa'yo ng product, no? 61,446, ang ibinalik sa'yo, no? Na worth of product, paglabas mo ng 61,000, pag-invest mo, is 80,000 na product worth. Ay hindi, wala kang lugi. Walang risk. Alam mo ang risk na ito, kaibigan? Ang risk ng negosyo na ito? Ang risk na ito, yung credibility ng kumpanya na sinalihan mo. Ang risk na ito, yung credibility ng taong sinamahan mo, kasi yung sinamahan mo, hindi pala credible. Yung company pala na sinamahan mo, hindi pala credible. Yun ang may risk. Oh. Baka mamaya, tulad nung iba, nagsosolicit ng pera, no? Kaya nasisira yung industriya, nagsosolicit ng pera, yun pala, illegal pala yung kumpanya, o na NBI, pinosasan pa sila. Kasi bakit? Wala pa po silang produkto, hindi pa nasuri ng FDA, LTO pa lang, tapos nagsosolicit na sila ng pera, kaya naging risky yung network marketing dahil sa kagagawa ng iilang tao. Okay? But ladies and gentlemen, when you're in health wealth, you're in good hand. You will be proud. Sabihin nga ng mga dealer, stand proud, health wealth. Are you proud sa health wealth? Oo, yun. Sabi ni Nanay Bineta, kitang-kita ko, stand proud, health wealth. Diba, Nanay? Thank you so much. Okay, si Kuya Manny, si Pastor, si Dalia, ano po? Talaga nagtataasan sila ng kamay. Okay! Now, ito ang isa sa pinakagusto ko. Number 6. Bakit ko siya ginawa? This business is portable business. Anywhere in the Philippines, you can do this business. Luzon, Visaya, at Mindanao. Alam niyo po, pag natutunan mo itong negosyo na to, ang dala-dala mo lang, clear book, laptop, kung meron ka ng income, bili ka ng laptop, projector. Oh, kung meron naman mga projector na yung mga leader mo sa iba't ibang lugar, minsan po nagta-travel kami ni Ma'am Jo, ang dala-dala po namin, guess what? Ano? USB. USB saka minsan marker, whiteboard marker. Yun na lang. See? Very portable. Ngayon po, gagawin mo yung negosyo using cellphone. Using laptop, very portable. Alam niyo po ba, meron akong pinuntahan sa Laguna, nag-present kami ng product, hindi ko po dala yung clear book ko kasi naibigay ko sa isang bagong dealer. Na po, alam niyo po ang ginawa ko, buti na lang, na-save ko yung presentation sa cellphone, pinapanood ko po siya, and then the cellphone do the talking. Yung cellphone ang nagsalita, after ng presentation sa cellphone, sabi ko, ma'am, naiintindihan niyo po ba? Makakatulong po ito sa stage 2 colon cancer niyo po. At proven and tested na po yan, itry nyo po at least 1 to 2 bottles a day, bumili ng isang product pack. Very portable. O, sige, magnegosyo ka. Hardware. O, dalhin mo araw-araw yung semento, bakal, pako, di ba? Dalhin na, portable ba yun? O, ay, John, meron na pong portable karinderia. Ano yun?
O, dadalhin mo yung van mo, pupunuin mo ng mga ulam, di ba? Portable din po naman yun. O, pero ito ang matindi, pag tumawid ka na po ng ibang lugar. O, alam mo, napakaganda. Kahit sa aeroplano, kayang-kayang mag-present. Alam mo, ang isang pinakamagandang presentan pag ikaw po ay nagbabarley o nag-network marketing, pag nag-healthwork ka po, ang pinakamagandang presentan yung nasa aeroplano. Yung katabi mo sa aeroplano. Kasi kahit magdaldal ka lang magdaldal doon, hindi yun aalis sa upuan mo at sasabihin, para, bababa na ako. No, hindi yung pwede, kailangan magpa-parachute pa siya. Sabi na ko, ay, kwento ko na kwento. Ano ba yan? Ah, barley po. Alam niyo, narinig niyo na po ba yung green barley? Ah, blah, blah, blah. Bottom line, exchange calling card, try ng product, oh, may business partner ka na. Hindi siya makatanggi. Napo, and doon ako sa upuan. Kaya pinipili ko po, pag ako sasakay ng aeroplano, nandun ako sa gilid, yung sa may aisle, para po, andun yung upo. Tapos yung wife ko po, kailangan nandun siya sa dulo kasi gusto niya sa may bintana, nagbablog siya. Andun siya sa gitna yung aming prospect. Tapos po, wala siya magawa. Aeroplano yun. Alam mo naman sabi niya, para, ang ingay ng katabi ko, tatalon ako. Pero hindi po, kasi bakit? Aeroplano po yun. No? Kidding aside. This business is very portable. Do you like this? Nagustuhan nyo ba? Nagustuhan nyo? Portability. And number 7, the reason why, bakit mo gagawin ang healthwork? Woo-hoo-hoo! Because of the Zoom! Because of the Zoom! Global business po. Nanonood iba't ibang lahi, iba't ibang bansa. Meron akong business partner, hindi ko sasabihin ang pangalan. Miraflor Moros. Oh, nakakuha po sa... Saan? Sa Africa! Oh. Ayan yun? South Africa, nagpadala ng green barley. Oh. Imagine, because of the Zoom, gamitin niyo po ang Zoom. Diba? Alam niyo po si Ate Mira, no? Nagkakanda English-English yun. Minsan nakikita ka, nagdudugo-dugo na yung ilong nun. Kasi po, ang kausap pala, foreigner. No? No? Guys, nakita niyo yung opportunity? When you do health work, meron kang negosyo global. Eh magkano magnegosyo sa isa sa ibang bansa? Sus ko po. No? Magkano po ang negosyo? No, napakahirap. Through the partnership of DHL, pwede tayo magpadala sa ibang bansa through Zoom, through Facebook Live. No po, kaya ako po nagla-live. Alam niyo po, nung nagla-live ako, nag-start ako mag-live. Kasi ganun din naman, ma-traffic, di ba? Ingat-ingat lang. No, bago ako umalis ng bahay, nagla-live ako mga ilang minuto. Alam niyo po, unti-unti dun sa aking Facebook, may nagtatanong, Tol, ano ba yung negosyo mo? Ang ganda-ganda yata. Di ba? Oh. Imagine that! Pwede ng global ang negosyo natin. Tapos, napakaliit na ng kapital mo. And then number 8, ang gusto ng lahat, you're the boss. Work part-time or full-time, nasa sa'yo yan. Number 9, this is a family business. Nakita niyo po yung pinost ko kanina sa aking FB. Doon sa aking FB, nag-post po ako. Family Kula. Okay? Pastor Eduardo Kula, Marites Kula, and Micah Kula. Si Michael Kula, malapit na rin Chumeke. Pag nagkita kami, magme-mentoring ako dyan. Silang pamilya, kumita sa Health World, no? Isang linggo, almost 9,000 yata yung check-in nila. Oh, nasa summer sila, take note, nasa summer. No? Alam niyo po, napakaganda ng Health World. That's the reason why ginagawa ko to eh. Kasi bakit? Mga napakaganda, napakasarap, pag natutunan niyo po, ang galing. No po, talagang napakaganda. And then, number 10. Network marketing, alam niyo po ba? Okay, listen to me, listen. Alam niyo po ba, pag nag-network marketing kayo, pag nag-health world po kayo, napapaloob kayo sa isang industriya na billion dollar industry. Palakpakan naman natin! Palakpakan! Billion dollar industry! Shout out nga pala sa Wiley Motorcycle Stop, no? Kay Tita Wilma Villegas, kay Ma'am Joy, ang aming secretary dyan. Shout out sa iyo. Baka makalimutan ko kay Tito Louie, kay Tita Wilma. Shout out kay Ate Jennifer, Ate Beth, no, Ate Pastor Joshua Kahilig at Pastor Joel Kahilig, and then the Millennial Group ng Josh and Jen, no? Shout out sa inyong lahat diyan, no? Kamusta kayo? Okay, eto na.
Look, listen. Alam niyo ba, ang MLM industry o network industry is 189.6 billion industry noong 2017 pa yun, ha? Palakpakan naman natin, di ba? Ganun kalaki ang industry natin. Billion dollar industry. Ano ba yung mga billion dollar industry? Yung tinatawag natin na gaming industry, yung tinatawag natin na food industry, yung tinatawag natin na Hollywood, yung mga kanta, no? Yung showbiz industry, no? Na inayawan ko na yung showbiz industry kasi nakakapagod eh. Joke lang, joke lang. Okay. Si Ate Elena, pagbigyan mo na ako, ha? Oh, and tignan niyo pong mabuti. Ito ang good news according sa survey ko, no? 76 billion of 1.89.6 billion dollar is ipinamigay sa mga distributor, sa mga nagpo-promote ng ganitong klaseng negosyo. Kaya sa industry natin, maraming self-made millionaire. Palakpakan naman natin, no? Kaya maraming nagiging milyonaryo sa health work, maraming nagiging milyonaryo sa industry natin. Kaibigan, kung bago ka ngayon, nakikinig ka sa akin, open your mind. Open your mind. Kasi why? Kasi po, dito sa Pilipinas, ang industry ng network marketing, 100.31 billion industry na po tayo. Palakpakan naman natin, di ba? Ganun. Makibahagi ka. Ano po, alam nyo ang dami ng yumaman. Gusto nyo makakita ng mga proof ng yumaman? Na? And then, one good thing, no? The reason why we do this, because of that things. You, ma-achieve mo ang dream mo, magkakaroon ka ng negosyo, papapractice mo yung law of leverage, this is a career, this is a portable business, this is global business, you are the boss, this is a business for a family. No po, ito po ay napakalaking industriya. 10 dahilan bakit mo ito gagawin pag ikaw po nagpatumpik-tumpik pa. Magugulat ka na lang isang araw ang kapitbahay mo yumaman sa networking. Ang kapitbahay mo, ang kaibigan mo yumaman sa health wealth. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Ito po ang maging principle sa buhay. Ito po ang nagustuhan ko. Saan ka nakakita na industriya na ang trabaho ng mga mentor, ng mga leader is to motivate those people na nasa ilalim nila and to help those people na nasa ilalim na to get rich. Okay, meron akong kausap na millennial. Isa lang nagpabukas ng isip niya nung tinanong ko siya. Sabi ko, ikaw nag-apply ka na ng maraming beses. Tama? Sabi niya, opo. Nakarinig ka ba sa mga in-applyan mo at pinagtrabahuhan mo nung natanggap ka? Sabi ng final interview sa'yo, okay, Jonathan, welcome to our company. At dito sa company namin, we will make you rich. We will help you to buy your dream car. You will help you to buy your dream house. Hindi. Anong sabi lang? Welcome to our company. Pirmahan mo yung kontrata mo. Ang sahod mo ay 20,000 a month. Papasok ka ng 8 o'clock, dapat hindi ka late. Lalabas ka ng 5 o'clock, dapat hindi maaga. Papaliwanag sa iyo yung job description mo. Tama? And then you will work as long na yung kontrata ay tumatakbo. Tama po ba? Ang nagustuhan ko po sa health world, you can get everything in life you want if you just help enough other people get what they want. By Zig Ziglar. Pumanaw na rin po yan. Yan po ang ipinamanang prinsipyo sa akin ng aking mentor na si Ma'am Jo Langlas. That's why in our organization, many people, a lot of people, no, ay merong success story. Hindi ho, yan, hindi ho, dahil sa sasakyan, hindi ho, dahil po sa bahay. Yung isang tao lang dati na walang pambili ng bigas, pero dahil sa health work, no, sako-sakong may laman na bigas na ang nabibili niya, nakakakain na sila ng 3 times, 4 times, 5 times tulad ko. Diba? Kaya po, napakaganda ng industriya natin.
nakakatulong tayo na mabago ang buhay ng isang tao. Now, sabi po ni Art Jonah, isang network marketer po, kung bago ka ngayon, dun sa mga bago, at kung ikaw ay patuloy na may doubt, no? Kung ikaw ay patuloy na nagda-doubt sa industriya at sa health club, para sa'yo ito, kaibigan. Kung ikaw naman po ay kumikita, no? Pero ang kita mo patumpik-tumpik, papitik-titik, or papetik-petik. Sabi po ni Jan, ni Art Jonah, network marketing is no longer on trial. Kung dati ang mga sumasali dito ay mga nanay-nanay lang, 'di ba? Yung mga ibang company, kadalasan po kasi daw nung unang panahon ang mga sumasali po sa network marketing ay yung mga nanay doing part-time, nag-aalok po ng mga beauty product, ng mga kung ano-ano, no, mga baby product, etc., etc., mga household product. Ngayon po, no. Hindi na ho ganun. May mga tao na rin po dito na nagiging successful. It's a proven and viable profession, a profession that helping millions of people get ahead financially and moving many closer to their dreams. Palakpakan natin. According to Mark Jonah, this is a proven and viable profession. There's all walks of life po. Engineer, doctor, anuling, dentist, earning 100,000 peso a month in this business. Kaya hindi na po ito trial, ha. Huwag na ho kayo. Alisin nyo na yung duda nyo na yan. Kaya kung ako sa inyo, ibuhusin niya, give your best. Kasi when you give your best, okay, ha? Pag kayo kumita ng malaki, ha? Pag kayo po ay talagang kumikita na, good news. Now, magkakaroon kayo ng panahon na magpahinga para mag-travel! Yes! Okay. Those dealer na nag-avail ng light and pink and globally, yung points nyo na nakakuha natin dati, na points sa pagbili ng product, ngayon po, pang-travel. Gusto ko yan. Gusto natin lahat yan. At sa gusto mag-travel, no? Thumbs up naman yan. At, you know what? Ito po ang sabi ng iba. Why MLM? Totoo nga ba na marami nang yumaman sa health club? I will give you some people, no? No. Konti lang sila, pero ang titindi ng dating. Okay? Isa sa mga naging successful po, proof na talagang wala pong pinipili regardless the profession, the educational attainment, no? Regardless po kung ano yung tinapos. Would you imagine, ladies and gentlemen, mga ka-helpwell, mga ka-victorious, palakpakan po natin ang ating Hall of Famer, biochemist Ma'am Jo Landas. A very, very successful health distributor. Owner of business center ng Cavite. Ang aking mentor, ang mapagmahal, masipag, at very supportive na mentor, Ma'am Jo Landas. Sasakyan, bahay, savings, travel abroad. She got it all. No, nakuha niya lahat yun sa health. Okay? Now, number two. Okay. Now, ito po ang matindi. Regardless meron kayong family business na malaki, regardless na merong pinanganak sa mayamang pamilya, wala pong problema. The moment you choose to do health club, the moment you choose to do network marketing business, kahit sino ka pa, kahit ano pang tinapos mo, no po, pwede kang makakuha ng success at makakreate dito ng success story mo. Would you imagine Mr. Paul Raymond D.? Po, kilalang pamilya po sila sa butuan, may negosyo po sila. Pero pinili niyang mag-network, mag-create ng network kasi marami siyang natutulungan. Would you imagine yung success story niya? 2012, Mitsubishi Montero. 2008, ang service niya, Honda Civic. 2018, bumili siya ng Port Everest. At merong Marco Polo Resident Condominium in Cebu. And one of the business center owner of Healthworld in Cebu. Ladies and gentlemen, palakpakan natin, Mr. Paul Raymond D. Palakpak tayo. Yan! Okay. Nakaka-inspire talaga. Gusto ko na rin maging
Hall of Famer kung luloobin ng Panginoon. Okay? Tatrabuhin natin yan. Okay! Now, the next one. Former Gasoline Boy, Hall of Famer. Pinili niya mag-network marketing, no? Sabi ko nga, regardless the experience na meron ka, regardless the educational attainment, kahit hindi ka magaling mag-English, wala pong hadlang po yan as long na meron kang attitude to learn, no? Attitude to submit, to listen, no? Good listening attitude. I remember this Kuya Chris Ibao, nung kumunta kami sa kanya sa kanilang gasolinahan, and then I presented the marketing plan, no? Nung siya ay nasa na Shell pa lang, and then nag-bonding kami, kumain kami together with his casting. No po, but now look at him, from gasoline boy became a former gasoline boy became a Hall of Famer of Healthwork International Corporation. Ladies and gentlemen, Mr. Chris Ibao. Palakpakan naman po natin. No, nagsimula sa motor, naging Montero, naging Everest, at ngayon nakabili pa sila ng isang kotse na sedan. Okay? Naka-travel sa Israel at napakarami na pong achievement. Palakpakan natin. And ladies and gentlemen, ang nakakatuwa at nakaka-inspire din. By the way, business center owner din po ito, ha, si Mr. Chris Ibao ng Baguio City, La Union at Leyte. Yan, siya sabi ko sa inyo. And ito po, Mr. Francis Tamisen, former driver, top 1 network builder, president awardee, business center owner in Iloilo, ladies and gentlemen, Mr. Francis Tamisen. Okay? Yung achievement niya po, andyan lahat. Nakikita niyo, power, no? Talaga naman, victorious tayo sa health. And then, Mr. Jeff Herpacio. Dati po nagtatrabaho, empleyado. Ito po, yung kumit bus driver, gasoline po, empleyado sa SM, nagtitinda ng bag, pambabae. Take note, pambabae. Ngayon, ang tinitinda niyang bag, bag ng health. At very successful, top 4 network building category last year. At talaga naman po, napakasipag, napakagaling na mentor at napakarami rin pong achievement. Nakapagpaaral ng kapatid, nakabili ng lupa, sasakyan. And last, ito po, ang ating Kuya Mark Riemann. Si Bo, ang tawag sa kanya is Boss Mark. Kasi po siya ay nagpapatakbo ng isang negosyo before bago siya mag-healthwork. Top 7 in network building category, president awardee. No po, at talaga po napakasipag kahit sa sulok sa Pilipinas na pupuntahan niya rin. No po, at talaga namang very successful. No po, nag-start kami pareho, motor, nakabili ng kotse, nakabili ng van, no? Nakabili po ng Montero ang problema. Sabi niya, hindi po pwedeng pan-deliver tong Montero ko, brand new, ang ganda-ganda. Bumili ng second hand na pan-deliver, ang Ford Everest model 2010 na Everest. Okay, imagine. Yan ang nagagawa ng Healthwork, kaibigan. 10 reason why ginagawa nila ang Healthwork, yung mga ipinakita ko sa inyo. Ang tanong, nangyari po ba? Nangyari po ba sa kanila? Yes. Kung nangyari po sa kanila, mangyayari rin po ba sa inyo? Yes. Kaya, ladies and gentlemen, no po, yan po yung success story na meron sila. Ang inyong pong lingkod na po, no, naging successful po sa Healthwork, at masasabi ko rin po sa biyaya ng Panginoon na talaga namang sabi ko nga po, hindi ko ma-imagine sinong kumpanya ang magpapasahod sa akin ngayon, no, ng ganito kalaking amount. Mula nung nag-umpisa po ako, ito po ay hindi updated na income, no, nung 2019 po of December, wala po yung latest na yung kasamang yung ibang total income ko po. Mula nung tinrabaho ko po ito, nagulat po ako kasi kahit papaano po sa biyaya ng Panginoon, I'm nagpapasalamat po ako. Kasi bakit? May bahay, may sasakyan, maayos ang pamilya namin, nakakakain kami, wala kaming ayuda na nakukuha, pero ang Healthwork may ayuda, no? Kumita po ang inyong lingkod sa loob ng halos 10 taon, no? 2008 to 2019, 11 years, kasi nag-start po ako June, no? Mga almost 10 years po na income na inyong lingkod is 19,483,770,000. Palakpakan nyo naman po, palakpakan nyo naman. Okay? Kaya po, yung mga bagay na yan, yan po yung nangyari mula sa pagmumotor. Noong 2008, no po, yan po yung motor namin, yan yung product pack namin.
hindi ho siya mahirap. Hindi ho siya overnight success. You need to change your attitude, no? Kailangan mo po magkaroon ng good learning attitude, makinig ka sa mga apply mo. And then you need to develop your skills. You need to develop knowledge about this. Yung pinag-aralan mo, andyan yan. No? Okay po yan. Pero sa larangan ng negosyo na to, makinig po tayo dun sa mga taong nauna sa inyo. Ako simple lang po ang tinandaan ko eh. Sabi po ng mentor ko, lahat ng ipapagawa ko sa'yo, sundin mo. Kasi yung mga bagay na ipapagawa ko sa'yo, yan yung magiging daan mo para kumita ka ng million. So po, wag ho kayong kukontra muna. Kasi ang mahirap sa iba kumukontra. Kaya ladies and gentlemen, dahil sa pagsunod ko sa aking mga mentor, nung nag-start kami mag-promote, sabi mag-full-time ka, mag-focus ka, huwag kang gagawa ng kung ano-ano. No, huwag kang mag-i-entertain ng kung ano-anong company. Pumokus ka lang sa actual. No, build your organization. Aralin mo ang produkto. Aralin mo ang marketing plan. Aralin mo lahat ng bagay. Paano ka makakapag-develop ng network. Ladies and gentlemen, for almost 12 years in this business, ito na po ang inyong lingkod. No, nakakapag-drive. No po, ng sasakyan. Sarili niyang sasakyan. May bahay na inuuwian, hindi na po nangungupahan sa isang maliit na kwarto. Nakapagpaaral po ng dalawang estudyante, graduate, no? Tumutulong sa pamilya, both, family ng wife ko, family ko. At sa biyaya ng Panginoon po, masayang masaya ako. Kasi bakit? Yung ginagawa ko, hindi lang naman po ako ang natutulungan. Even my organization, marami rin po kumikita. Guys, kung bago ka ngayong araw na to, pag-isipan mo mabuti. Anong meron kami na wala ka? No? Anong meron kami na meron ka? Pareho lang po. Kung meron kang mata, ilong, bibig, tenga. No? May kamay, may pa. Now, ladies and gentlemen, kung nagagawa nga ng isang taong merong different ability, kasi sabi daw ni Kuya Chris, hindi sila disability. Meron silang different ability. Okay? Si Pastor Alan Kula, kung makikita niyo po sa aking Facebook, ipinagdadrive niya ang asawa niya para makapag-area sila sa summer ngayon. Isa lang po ang kamay ni Pastor. Dahil na-disgrasya po siya nung kabataan niya, naputol po yung kanyang isang kamay. Would you imagine kung si Pastor Alan nga nagagawa niyang ipagmotor ang asawa niya, naiisa ang kamay niya, nag-area sila, no? What if ikaw kumpleto ka? Alam niyo po, nakaka-inspire yung shinare ni Kuya Chris Ibao. Kung kilala niyo si Nick Bujic, yung sikat na preacher, na evangelist, very successful in his life, no arm, no legs. Sabi niya ganun. Meron lang siyang maliit na parang ano sa paa. Chicken feet, sabi niya ganun. But, and yet, very successful. He inspired people. How about you? Maybe ito na po yung matagal mo nang pinagpipray. No? A lot of people enjoy the good blessing from Green Barley, no po, at na-enjoy po yung kanilang income. Kanina po, no, yung taga Batangas bago umalis, nakita ko po yung check-in nila na mga papa-check-in ng mga taga Batangas. Ganito po ka, siguro mga kulang-kulang po isang dangkal po yung check-in. No, isang dangkal yung check-in. Ganun kadami ang blessing na binibigay ng Health World. Sa pamamagitan ng Health World, ginagamit na instrumento ng Diyos ang Health World para sa ating lahat. Kaya ano pang hinihintay mo? Choose Health World. Kaya pa ano ang hinihintay mo? Do Health World business. At sa business na to, no po, makakatulong ka na, yayaman ka pa. Sabihin niya po natin, stand proud, health well. Ready? 1, 2, 3. Stand proud, health well. Wonderful morning sa ating lahat. Mami, pakitawag na po sila. Pakitawag na po. Now, alam niyo po ba ang ating Green Barley? Health well Green Barley, the first and only one, tasted, tested, trusted. Nothing beats the original and nothing compare. Nothing compare. Meron, hindi ko lang po alam kung may na-reading raffle, no? Natuto po ba kayo? May nakuha po ba kayo? Okay po ba? Pwede niyo pong ituro yan sa mga business partner niyo? No? Pwede niyo pong ituro yon, no? At palakpakan niyo naman po ako.
palakpak naman, no? Thumbs up naman, thumbs up, palakpak naman, no? Salamat sa inyong pag-aantabay. Hindi ko lang po alam kung may raffle tayo ngayon. Gusto niyo ba ng raffle? Ma'am, ano itong sabon na ito dito? Last time pa. Okay. So, yun. Babawi tayo, no? Babawi tayo. May raffle ba tayo, ma'am? Nakagawa? Hindi. Okay. Pamimigay po tayo ng load uli para bukas uli makanood kayo at sa Sabado. Sa Sabado po, mag-load na kayo, ha? Baka mamaya, hindi kayo mag-load, maputol yung panonood nyo ng live, okay? Magbibigay po tayo ng 5,100 po, no? 5,100 po na load, no? At yun. At sana po kayo ang mabunot. Nandito po sa akin. Okay? Nandito sa akin itong raffle ticket, no? At bubunot po ako ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Abalik ko yung iba. Okay? Ito po, i-text ko lang po yung number nyo mamaya ka dito, paka nabanggit yung pangalan nyo. At dapat, huwag muna kayong alis hanggang di ko pa ito nabubunot na 5 na ito. Okay? Ay, grabe! Ngayon ko siya nakita, no? Kasi siguro ngayon lang ako nag-talk, no? Na nakita ko siya. Sana nandyan pa siya. Ang aking business partner from Laguna, si Hordelay Group, Mercilyn Valeros of Laguna. Oy, nandyan si Ate Mercy! Ate Mercy, nanalo ka! Congratulations! Okay. Now, ito po, taga Antipolo City. Si Ma'am Christy Ador of Antipolo, nanalo ka ng 100 pesos na load under Hordelay Group. Oy, no, puro Hordelay ito ah. Puro kakampi ko yata ito ah. Okay, joke ah. Binunod ko po ito ah. Eagles Wings. From Catanduanes. Talaga? Kababayan kita. Gina Torre. Nueva. Gina Torre Nueva. Wala na? Gina Torre Nueva. Wala na? Wala na si Ma'am Gina. Bubunot tayo ng isa. Okay? Bubunot tayo ng isa ulit. Okay, from Cap. Nueva Ecija. Evelyn De La Cruz. Ayan ba si Ma'am Evelyn? Wala na rin si Ma'am Evelyn De La Cruz. Okay, huwag kayong umalis ha. Sayang to, 100 na load. Okay. Pangatlong nanalo, SRD, Let Solidum ng Cavite. Let Solidum ng Cavite. Okay, nandito pa, Ate Let. Okay. Cap, nanalo po. From Bulacan, Bell Oclarino. Bell? B-E-L. Wala! Wala na. Okay, nanalo, sayang. Okay. Pambira naman, oh, nanalo ang aming dentista kahapon. Doktora, nanalo ka! Doktora Alejandra Anoling! Nang load. Yan, nanalo si Dr. Anoling. At last, andyan pa? Ay, Doktora, shoutout sa'yo. Salamat, no? At ito po, last, nananalo si Dorotea Dorado ng Laguna. Palakpakan po. Okay, may parang papahabol pa yata. Okay? Masasalita ka. Okay! Wow! Okay, meron pang pahabol. Napakabait ng aking kapwa milenial. Si Kuya Vince, na talaga namang napaka-supportive, no? Talaga, nakaka-inspire. 5,100. Oh, 5,100 uli. Courtesy by Vince Medel. Isang 200. Oh, at isang 300. Oh, palakpak naman! Palakpakan, okay? Bubunot pa ako ng 5 pa uli na tigwa 100. Sana ako mabunot. Saan pa ako? 1, 2, 3, 4, 5.
Tapos yung 200, yung 300. Okay. Yan. Okay. Now, eto na. Sonia Beleta ng Batangas. Hold it right. Sonia Z. Wala. Okay. Parang wala. Ay, nandito si Ate Sonia. Palagpangan. Asang Ate Sonia? Kaway-kaway naman yan. Thumbs up naman. Ito ay aces ng Antipolo. 100 to ha. 100 aces. Jessa Ramilo. Okay, dapat ganyan ka. Huwag kayo aalis. May 200 saka 300 pa. Okay. May Jessa Ramilo. Sana nandiyan ka pa. Parang wala na si Jessa. Ah, wala na. Sorry, sorry. Puno tayo ng isa. Okay. Ano ba ito? Iwi-wave ba ito? Helpful Iloilo Business Center? Wave. Kuya Francis ha, iwi-wave po ha. Nanalo kayo, Iloilo. Okay. Ito po, Eagles Wing, Mera Martin Marikina. Mera Martin Marikina, nandyan. Okay. Ilan naman? Tatlo na. Ah, dalawa pa lang. Corazon Badillo ng Power Group. Corazon. Okay, nandito siya. Tatlo. At ACB. Liberty de la Cruz ng Bulacan. At Achiever ba ito? Okay. Si Nanay Liberty. Kumakaway-kaway si Nanay Liberty. Nanalo si Nanay. Hello, Nanay. Shout out sa'yo. Nanalo ka ng 100 pesos, ha? Oy! Ang laging nananalo from Pampanga, Jingle Serrano, Ate Jingle. Ang siyomay ko, nandiyan pa rin pa. Namimiss na kita, Ate Jingle. At eto, 200 pesos. Sino gusto manalo ng 200 pesos? Taas mo naman. Okay, pang load hanggang Saturday na to. Eagle Swing, Neves Macaranas. Ah, nandiyan siya, 200. At class, aces, from Cogio Antipolo, Evelyn Petrigal, 300 pesos. Andito po, okay, congratulations sa lahat ng nanalo. Muli, ulitin ko po, wonderful morning. Stand proud! Stand proud! Health world, wow, ganda-ganda, sabay-sabay. God bless you all, and to God be the glory. See you Saturday.